Naalala ko sabi ng mama ko, ang batang mabait daw ay makakarating sa langit. Kaya nagpaka-good boy ako. Hoy, akin na laruan mo kung ayaw mong masaktan. What's up guys? I'm back! Bago tayo mag-start ng kwento, subscribe muna kayo sa channel ko. Gumagawa ako ng iba't ibang Pinoy animation stories na gamit ang aking cellphone at may wagan dariri. Kaya subscribe ka na! I-click nyo na rin notification bell para updated kayo sa mga susunod kong animation. Oh, tara na! At para sigurado ng reservation ko sa langit, ay sumali ako sa Bible study. Jepoy! Jepoy! Hoy Jep! Tawag ka ng kaibigan mo, nasa labas! Tara na, punta na tayo sa simbahan. Bible study na tayo. Hinihintay na tayo ni Father. Ay, hello, oo nga, Sunday pala ngayon. Sige, hintayin mo ako dito ah, magbibis lang ako. Sabay na tayo. Nagpalit na ako ng damit at tagsapatos na rin ako. Oh, nasa na yung bulaklak mo? Ah, wala akong dali. Hala, pinagdadala tayo ni Father ng bulaklak na gawa sa papel last Sunday, di ba? Lagot ka, papagalitan ka ni Father. Hayaan mo na. Importante, nakatinda ko ng Bible study. Hindi na magagalit yun. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Maya-maya, nakarating na kami sa simbahan kung saan kami mag-Bible study. Ito nga pala itsura ng simbahan namin kung saan kami nag-Bible study nun. Andyan si Mama Mary sa may altar at dito naman si Father sa may gitna. Isa-isa na rin nilagay ng mga kaibigan ko ang mga dala nilang bulaklak. Maya-maya, inagumpisa ng Bible study namin. Sa Bible study, tinuturuan kami ng iba't ibang Bible verses at paano ito ay na-apply sa totoong buhay. At habang nakikinig ako kay Father, ay namamangha ako sa mga nakikita ko sa loob ng simbahan. Para siyang isang museum na puno ng mga paintings at mga sculptures. Pero ang pinaka gustong titigan ay yung mga stained glass o yung mga bintana gawa sa salamin na may iba't ibang kulay at design. Lalo na pag nisinaga ng araw, na-amaze talaga ako. Sarap sa pakiramdam, ewan ko ba. Pinangarap ko rin maging sacrista nung bata ko kaso hindi ko na tinuloy kasi narealize ko masyado ako mabait. At bukod sa Bible verses, itinuturuan din kami ng mga sayaw at kanta sa simbahan. Ang mga ibon, ten-ten-ten-ten, na lumilipad, ten-ten-ten-ten, ay mahal ng Diyos, ten-ten-ten-ten, di kumukupas. Maya-maya pa ay pinatayo ulit kami ni Father. Mga bata, pumila kayo ng maayos at kunin nyo ang mga dala nyong bulaklak kanina sa harapan ng altar. At dahil pasaway ako ng bata ako, ay pumila pa rin ako kahit wala akong dalang bulaklak. Diba ang galing? Pagdating ko sa altar, kumuha ako ng bulaklak sa ibaba ni Mama Mary kahit hindi akin. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, Amen. Sabi-sabing, Lord, sorry po. At bumalik na ako sa upuan ko. Maya-maya ay nagsalita ulit si Father. Iabot nyo mga hawak nyong bulaklak sa nanay at tatay nyo at magsabi kayo ng I love you pag uwi nyo. Pagkatapos ng Bible study namin, iniisip ko pa rin kung paano ako mag-I love you sa mama ko dahil sobrang nahihiya talaga ako. Jepoy, iabot mo na lang sa mama mo yan tapos magsabi ka na lang ng I love you mama. O diba madali lang? Anghel ako kaya sa akin ka makinig. Jepoy, tapon mo na yan. Di naman alam ng mama mo yan eh. Saka nahihiya ka, di ba? Jepoy, bawal magsinungaling. Minus 10 points ka sa langit, bahala ka. Jepoy, huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Itapon mo na lang yung bulaklak. Hindi mo kayang bigayin sa mama mo, di ba? Maniwala ka sa akin. Pagdating ng bahay, ay lumapit pa rin ako kay mama kahit sobrang nahihiya talaga ako. Ma. Oh, mama. Ano nga yun, Jep? Sampalin kita. Oh. Ano to? Bulaklak, pinabibigay ni Father. Ah, talaga? Bakit? Ewan ko, type ka yata ni Father eh. Wow, talaga ba? Oh, sabi pa nga niya, I love you daw eh. Wow, pakasabi, thank you. Todo, kilig ka naman dyan ma. Piling mo maganda ka. Kaya pakaramdam ko, bata pa lang ako eh. Minus points na talaga ako sa langit eh. Para sa akin, ang moral lesson dito is huwag kang mahihiya magsabi ng I love you sa nanay at tatay mo. Kung di mo kaya, iparamdam mo sa kanila kung gaano man sila kamahal. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan natin sila makakasama. At hindi nasukat ang pagiging banal sa dalas mong magsimba. Importante lalo sa panahon to na may pananampalataya ka pa rin sa itaas at marunong ka rin rumispeto sa kapwa. Thank you po kay Idol Jed sa pagpayag sa collab namin. Subscribe nyo rin po siya. Click nyo lang po yung link sa may description box, pati na rin po kila Per Senpai, Yoki Toons at kay Demart.
Gusto ko din po magpasalamat sa lahat ng gumawa at nagpadala ng kani-kanila mga fan arts via Facebook at Messenger. Sobrang ganda at sobrang galing talaga nila. At pati yung effort, sobrang nakakabilib. So thank you po ulit. Para sa mga gustong gumawa ng fan arts, send nyo lang sa akin sa lahat ng social media accounts ko. Diyan nakalagay yung link sa may description box para ma-feature natin next time, okay? At kung may reaction man kayo sa topic natin today, eh mag-comment lang kayo dyan sa may comment section sa baba or pwede kayo mag-suggest ng story na pwede nating gawa ng animation sa susunod. Gusto ko rin humingi ng pasensya kung medyo matagal talaga ako mag-upload kasi marami lang talagang pinagkakabalahan at cellphone lang ang gamit ko kaya patigil-tigil ako mag-animate. Pero tatry ko pa rin yung best ko na makagawa ng mga ganitong klase ng animation para sa inyo. Maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta, tumatangkilik ng mga animations ko dito sa YouTube channel ko at pati na rin sa TikTok account ko. Salamat po sa mga nakapag-follow. Shoutout kina Junila Marie Paraga, Shintoons, Ardell Jaymisa, Don Mero Gabriel, Romel Labanza Jr., Kurt Rizandimi, Maria Jackie Stanke, Ren John Salvani, Anthony Clyde Matanog, at sila Kirby Animation, CN Kent and Cruz, Georgine Mahusay, G Animation, Yum Yum Arts, Red Niel TV, Tunirex, Merlita Escosis, at si John Anthony Evangelista Jr. Maraming salamat sa panonood!